Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Rose. And ano guys, thank you so much po for always watching my videos. So for today's vlog, normal lang na day in my life. Or everyone's day in their life na yung nasa bahay lang. So ayan, I'm having my breakfast with bread and orange jam. So pag naubos to, strawberry jam. So ayan, so nung 10:30 AM na, I was preparing for our lunch. Ayan, yan na lang yung natira sa ref. So supposed to be breakfast, pero since lumabas, mamaya na lang kami lalabas hapon. So yan muna yung niluto ko for lunch na lang. So ayan, mostly kasi niluluto ko talaga yung ampalaya with egg. Always in the morning. Kasi pag morning guys, hindi talaga ako masyado nagluluto ng mga hotdog, mga ganun processed food. So hindi talaga ako masyado. So ito talagang, ampalaya with egg. Ito talaga palaging niluluto ko pag morning. Oo, or kung walang ampalaya, egg lang. Ganun talaga palagi yung niluluto ko. Hindi ako masyadong fan ng mga processed food, mga na chorizo, mga ganon. Diba? Kasi hindi naman natin alam kung fresh yung meat na mostly kasi pag binili natin yun, hindi na fresh yung meat na ginawa nilang yung pinaprocess na nila, yung ganon, mga longganisa, hindi siya fresh. Yung iba, hindi natin kasi alam. Okay lang kung mga kakilala natin yung nagtitinda, so okay lang yun. So ayan, hindi ako masyado talagang bumibili. Ganito yung binibreakfast ko palagi. Ayan. So, luto na din yung rice and yung ampalaya natin. So, let's eat. Happy lunch, everyone. Oh. So, afternoon, guys. Pumunta po kami nung hapon. Mga 4 PM. Pumunta po kami grocery. Mini grocery pala, guys. Tapos ito, prutasan ni Adan ang pangalan. Tapos alam nyo guys, isa to siya sa pinakasikat kahit maliit lang siya na marami silang mga fresh na mga yung halo-halo nila guys, mostly is fresh fruit yung nilalagay nila. And meron din sila ditong mga fruits with yogurt, mga ganun guys, as in ang daming bumibisita dito na kahit malayo siya sa siya guys sa sulok, pero marami talagang pumupunta rin dito. Tapos marami siyang mga ganyan, mga homemade, mga chips, yung mga ganun guys, mga dried fruits. Meron silang mga dried na cranberry, dried blueberries, mga ganun guys, as in ang dami. Kaya siguro dinodomog din tong maraming pumupunta dito sa grocery na to. So, itatry pala namin yung yung halo-halo kasi ang sarap daw. Wala masyadong ice. Tapos alam nyo ba guys, na ayan, nakita ko yung sweet tamarind. Ang laki ng mga tamarind doon. Tapos ayan, after that, kinain namin halo-halo doon sa garden. And nagpalipas kami for the whole hanggang like 5 or 5:30 PM. Ayan, tapos nakita din namin yung yung tamarind tree. Kaya na-amaze ako kasi ang tagal ko nang hindi nakita yung tamarind tree. Meron kasing tamarind sa likod ng school namin nun guys. Tapos binabato namin ng mga chinelas, ng mga bato para mahulog lang. Kasi sobrang taas na nung ng tree. So ayan guys, nag-ikot ako doon sa pool area, tapos yan yung building na nasunog po guys. Tapos ayan, ang ganda ng pool area nila. Tapos meron silang ayan parang infinity something, tapos kita mo yung ayan garden area niya. So ang ganda talaga, grabe. So after that, mga 5:30 bumalik na kami sa taas and ayan, nag-prepare na po kami ng magluluto kami ng pasta carbonara. So ayan, first time ko pong magluto ng pasta carbonara. And kanina din pala dun sa supermarket, bumili kami ng
ng ingredients ng para sa ano carbonara. So bumili kami noon doon ng ano nga ba yun, bacon. O kasi bacon daw yung i-add, tapos fresh milk, tapos yung all-purpose cream and cheese na cheddar. So yan yung i-mix lahat kasi meron na kaming pasta, yung spaghetti na ano. So ayan, trinay muna namin yung bacon, tapos after that we prepare yung ingredients po sa sauce niya lahat. Oo, so yung egg pala, nadamihan siya guys. So supposed to be ano lang pala, dalawa, tapos yung nilagay namin apat. Ang dami talaga. Alam mo yung halos nagbuo-buo yung itlog dun sa sauce, na hindi dapat sana ganun. So masyadong marami pala yung ano, yung egg. So dapat pala dalawa lang. Tapos yung cream, inubos namin yun. Tapos yung cheese, kalahati lang ng cheese, yung isang box na malaki, kalahati lang yung nilagay namin dun. Oo. So ayan, nilagyan namin yung egg ng ano lang, salt and pepper. Pepper. Tapos ayan, nung pag-mix na, ina-add yung cheese, not all at once. Bali pa konti-konti, I mean yung pag-add ng cheese. Kasi ganun daw. Kung ako yun, i-mix ko yun lahat. So ayan po, and at least maganda naman yung ano, kinalabasan. And yung ano pala, yung trinay pala namin na bacon, half of it ni-mix namin sa sauce and half nilagay po naming toppings sa ano, sa, di ba, by plate yan. So ilalagay sa toppings para maganda naman siyang tingnan. Oo, tapos masarap pala talagang ano, i-mix yung bacon kasi medyo ano siya, sweet ng konti. Pero ano nyo guys, hindi talaga ako masyadong fan ng mga spaghetti. Ay, ewan ko, parang ang bilis kong mabusog kasi. But, okay lang, paminsan-minsan. So ayan, syempre, lutuin nyo din yung spaghetti, diba? So after that, ayan, tapos na, ganun lang, easy lang pala siya guys. So kayo din, magluto din kayo kasi super, super easy lang siya. Ayan po, so happy dinner, enjoy your dinner, bye, thank you for watching, bye-bye po.